Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Guys, welcome back to my channel. Update tayo ngayon sa Legal Wives. At paalala lang po na bawal tayo mag-post ng mga video nila. So itong si Ahmad, guys, ay bumati siya kay Jamela. At sinabihan siya na bawal daw sa isang lalaki, sa isang babae, ang bumati na sila lang dalawa daw sa isang lugar. At instead of peace, ay nagiging pagnanasa daw yun. So, nagtingin-tinginan sila, guys, at na-throwback yung sinasabi sa lola niya. So, tinanong niya si Ahmad kung nagugutom na ba daw siya kasi may tinapay siya at binigyan siya, guys. Pero ayaw niya kasi hindi pa daw siya nagugutom. At pinipilit talaga ni Jamela. So, tinanggap niya, guys, sa huli at sinabi ni Ahmad na mabait naman daw pala si Jamela. So, dito tayo sa makadato, guys. Itong si Ismael ay nagligpit na siya ng mga gamit niya. At tinanong siya ni Dayan kung doon na ba daw siya tutuloy sa kanila ni Farah after sa work niya. At pinalitan niya yung pajama ni Ismael kasi ang pangit daw. So, sinabihan ni Ismael sa Dayan na okay ka lang ba? At huwag daw mag-alala kasi okay lang siya. At i-try daw niya na hindi na siya magsiselos. At nag-thank you na rin si Ismael sa kay Dayan. So, sinabi niya na pag may emergency daw, wagan lang daw siya sa phone. Pero sinagot ni Dayan na wag na daw kasi baka sasabihin na nagdrama-dramahan na naman daw siya. Itong si Mariam, guys, ay pinauwi na ni Imam sa kanilang bahay pero ayaw niya kasi galit pa daw yung tito niya at baka daw sabihin na doon na siya titira at sabi niya na pwede ba daw siyang ampunin pero nakakahiya daw kasi may mga kamag-anak ka naman at meron din daw silang kamag-anak at hindi daw maganda tingnan. Sabi ni Imam, guys, na yung family daw nila ni Mariam at sa kanya ay magkalaban daw kasi nangyari dati yung rido. Dati daw noong hindi natuloy ang kasal nila ni Ismael ay naglayas daw siya. Pero ngayon ay handa na daw siyang magpakasal kay Ismael. At dumating itong si Ismael, guys, sinabihan siya na doon niya magpakasal katulad sa kay Mariam. At sinagot siya ni Mariam na andoon pa daw ang mga angkan niya at kung ano daw ang mangyayari sa kanya na ipahiya daw siya, pwede daw niyang tatawagan ulit at gagawin na naman daw ang rido. So sinabihan ni Ismael, guys, si Mariam na masama daw ang ugali niya. So nagagalit itong ama niya kasi wag daw pagsabihan ng masama ang Ilocampol. At diba, narinig mo naman na pinagbantaan tayo at uubusin ang lahi natin. So itong si Mariam ay hindi daw siya aalis hanggat hindi siya pakasalan ni Ismael. Hindi na daw siya pakinggan ng mga kamag-anak niya kasi alam na daw nila na isa siyang babaeng pahamak. Siya na lang daw ang babaeng maiwan sa mundo ay hindi daw niya papakasalan. Hindi pa ba daw siya nakaalis? So, sinabi niya na may malaki tayong problema. At si Mariam daw at siya ay magpapakasal. So, si Dayan, guys, ay talagang big no siya. At ayaw na niya na may ika-apat daw na asawa siya. At sugurin daw niya si Mariam. Igilan siya ni Ismael, guys, kasi buntis daw siya kung ano daw ang mangyari sa kanya. So,
Lumabas siya, guys, at kinausap niya si Mariam, pero andoon ang ama ni Ismael. At sinabi niya na, ama, ayaw ko nang may ika-apat na asawa si Ismael at tama na tong apat. Ikaw mismo ang mag-gera kung magpapakasal si Ismael. Sabi ni Imam na dapat daw dati pa ikinasal sila pero naglayas daw si Mariam. At para daw sa kapayapaan ng mga pamilya at matapos na rin daw ang rido. Sinabi ni Ismael, guys, sa kanyang ama na, di ba, haram daw yung ipinipilit na ipapakasal sa isang babae na ayaw daw. At alam daw niya yun. So, yun na nga, guys, ay abangan natin ang episode, guys, bukas kung tuloy ba ang kasal nila ni Ismael at ni Mariam. So, hanggang dito na ako, guys. At sa hindi pa dyan nakasubscribe, huwag nyo na akong kalimutang pindutin ang notification para maka-update kayo sa mga next video ko. So, thank you for watching, guys! Have a nice day! Bye-bye!